Okay, welcome back mga boss. At ito may i-attempt tayong i-repair na yan muna yung ano, Yamaha na RXB365. Ang issue nito, sabi ng may-ari, nasaksak sa 220. Bali, pinadala to sa kanya galing ata sa US. So hindi niya napansin na 120 volts lang pala. Dinirikta niya pag-plug, kaya may mga sumabog daw na pyesa dito sa loob. So buksan natin mga boss at tingnan natin. So ayan mga boss, yung pinakalaman niya, nasa ilalim ata yung amplifier section nito. Bali, ang napansin ko dito, ayan, sumabog yung dalawang kapasitor. Pero nakapagtataka mga boss na yung fuse niya hindi naman bumigay. Ito yung pinaka fuse niya. Ayan, tingnan natin. Kung mapapansin nyo, ayan, may rating 0.02. So good yung fuse niyan. Pati itong ano, standby transformer niya hindi bumigay. Ayan, may ano pa. So kakalasin natin yan. Kakalasin natin to, tapos tingnan natin yung ano, yung tawag dito, yung mga transistor, kung may nadamay doon o ano. Sana wala. Saglit lang mga boss. So nakalas ko na mga boss, wala pa siyang signs of repair, pero ito yung main, pinakamalupit dito. Delikado. Naka ano pala siya, oh. Sticky type yung ginamit niya na IC, dalawa. Yan. So tingnan nga natin sa likod. Hindi kasi natin nakita doon sa ano. Teka lang. Wala, hindi talaga natin makikita dito sa anggulo na to kasi natabunan siya eh. Ayun, sticky nga, oh. Sticky type na siya. So not sure kung gagana to, pero tanggalin ko na lang tong dalawang kapasitor. Dini-check natin yung linya kung may short. Tapos ito, double check ko nga. Okay pa naman yung hinang niya, akala ko nag-loose na eh. So yung ano muna, kapasitor. Okay, balik tayo mga boss. At ito, nakakuha na ako ng pamalit. Bumili ako ng bagong 6,863 volts na Rubicon. Ito naman yung dati niya, medyo mas maliit ng konti. Yan. Sana kung masya dun sa lagayan, itatry ko muna kung magpipit to. Saglit lang mga boss. Ito ang problema mga boss. So hindi siya nagpit. Kasi pag ano, mas malaki kasi katawan ito. Ayan, oh, malaki masyado. So gagawa natin ang paraan yan kung paano natin maipit yan. Tingnan ko ano magandang diskarte dito. Hindi kasi siya kumasya mga boss. Ano, masikip kasi malaki yung bilog niya. Mag-iisip muna ako ng paraan dyan. Okay, ayan mga boss, lumipa tayo ng face to. Lapit tayo dito sa may saksakan ko ng 110. I-prepare muna natin to para matesting na natin kung uobra ba siya o hindi. Ayun na yung kapasitor. Sana magpower pa to. Nasaksak kasi ng may-ari. Naging excited siya. Naisaksak niya. Kaya ayun, pasensya na. Medyo madilim yung camera. Try kong i-on. Ayun. Ayun, nag-on pa. Ayos. Ayos, pasensya na. Masilaw, power. Ayun. Okay, 1 dB. So saan nakakabit DVD? Pasensya na mga boss, masilaw talaga. Ayan, so tika lang. Kuha ko ng speaker at saka yung audio, itesting natin. Masilaw kasi talaga yung ano ko eh. Masilaw sa lubong sa ano. Ilipat ko kaya muna ng pisto. Ayan mga boss, napagana ko na. Yun lang ang problema, kapasitor. At disclaimer uli sa mga nagbabalak magpagawa sa akin ng ano, ng mga ABR. Mga boss, unahan ko na kayo, hindi po ako eksperto sa ganito. Kumbaga, yung nagagawa ko lang ay yung mga masasabi natin na minor trouble lang o simple lang yung sira. At katulad nito, natsambahan lang natin na pagpalit ng kapasitor ay umubla na. Pero kung mga malalalim po ang sira, hindi ko garantiya na magagawa ko, depende yan sa sitwasyon.
Kaya pasensya na, inunahan ko na kayo para ano kasi pag nag-upload ako ng video, iisipin ng sabagay, normal lang naman nag-upload tayo ng video, iisipin ng mga viewers na baka kaya din natin yung ibang sira. Depende po 'yun. Minado ako na mahina pa ako pagdating dito sa ABR. Hindi po kasi ako nakapag-seminar dito eh. Pero kahit pa paano, mga basic-basic lang, kung simple lang ang sira, gawin natin. Ayan, okay na. Itong gamit natin na 8. Ayan. Okay, ilipat ko nga sa kabila, sa kabilang speaker dito. Dito naman tayo sa kabila. Mag-try. Sana gumana din. Okay. So, ayos na to mga boss. Isa naman to sa mga i-upload natin na ang throwball na isaksak sa 220 na 120 volts lang siya o kaya 110. Pero ang maganda dito kasi nung naisaksak siya sa 220, hindi malala ang sira, capacitor lang yung lumobo. Kumbaga mas mabilis yung reaction time ata ng may-ari at nabunot agad. Kaya naisalba pa. Okay. Ayos pa naman yung ano niya, volume niya. Ayan, lakas. Hanggang dito na lang tayo mga boss at muli maraming salamat. God bless po sa ating lahat.